maganda ang tahanan, ang dingding e susunod nating pagdidiskitahan. Gamit ang mga bagay na luma, didisenyohan natin ito ng bongga. Ang ancient Chinese-inspired painting na ito, nagkakahalaga ng higit sa 50,000 pesos. Bawat roll ng wallpaper na ito, umaabot ng 2,000 pesos. 120,000 pesos naman ang ganitong klaseng pansabit. At sa pagpapagawa naman ng ganitong mural, aabutin ka ng 40,000 pesos. Sosyal pero mahal? Naku mga mami, gastos lang yan. Pero eto, may hatid na good news kami sa inyo. Tuturuan namin kayong gumawa ng mga wall decors na mura na, maganda pa. Gusto mo yan, no? At para tulungan sa pagbibigay buhay sa ating mga dingding, makakasama natin ang artist na si Maisha mula sa University of the Philippines, College of Fine Arts. Itong tissue paper roll na ito, pag naubos, pwede natin gamitin yung nasa loob para maging isang wall art. Ihanda na ang glue, gunting, paint at ang karton ng tissue paper roll. I-flat ang karton ng tissue. Guhitan ito at hatiin sa apat na bahagi. Gumawa ng di bababa sa 16 na hugis ng petal. Depende sa laki ng wall art na gusto ninyo. Ngayon, pagdidikit-dikit naman natin ito gamit ang glue. Pero gagamit tayo ng paper clip para magsilbing suporta habang hindi pa tuyo ang glue sa ating floral pattern. Pagdikitin ang unang apat na petal para makabuo ng bulaklak na pattern. Dagdagan pa ito hanggang sa makabuo na ng nice na laki. Kung gusto nyo itong kulayan, gumamit ng water-based na pintura. Gamitan lang ito ng mounting tape sa kaidikit sa dingding. Ganun lang kasimple. Sa halagang 45 pesos, makagagawa na kayo ng floral pattern wall art. Ang gagawin natin ngayon ay shadow paper cuts. Ang napili kong hayop ay pusa tulad nito. Pwede rin naman kayo gumawa ng aso, ibon, or kahit anong mga hayop. Ang kailangan lang natin ma-achieve ay motion. Ihanda na ang kartolina, felt paper, glue, lapis at gunting. I-drawing na ang napiling design sa kartolina. Kung hindi marunong mag-drawing, pwede rin namang mag-print ng pattern mula sa internet. Pagkatapos ay pwede na itong gupitin. Pag natapos na natin makat yung form, lalagyan naman natin ng design. Gagamit tayo ng ibang klaseng paper para maiba ang texture. Gumuhit at gumupit ng magiging color ng pusa mula sa felt paper. Idikit na ito sa leeg ng pusa. Ayan, tapos na ang unang piece na ating na-achieve na set motion ng shadow cutouts. Gumawa ng iba pang mga design para maipakita ang paggalaw ng pusa. Lagyan ang mga ito ng mounting tape. In 1, 2, 3, 4 steps, meron na kayong naglalarong pusa sa pader. For only 25 pesos. Painting naman ang susunod nating gagawin. Pero hindi lang basta-basta painting, gagamit tayo ng chevron pattern. Ito ay magbibigay ilusyon na mas spacious ang ating wall sa bahay. Ilabas na ang illustration board, lapis, ruler at paint. Kulayan lang ang buong board ng parihabang hugis. Gumuhit ng triangular form sa nakulayang board. At patungan ito ng tape. Gamit ang roller, pinturahan ito ng ibang kulay. Gumawa ng apat na ganitong design para proportion ng itsura. Pagkatuyo at pagkatanggal ng tape, meron ka ng bongga pero murang painting sa halagang 80 pesos lang. Itong outdated na magazine ay pwede pa rin natin mapakinabangan. Gagawin natin siyang isang wall art. Pumilas lang ng pahina mula sa magazine.
Gupitin ang dulo ng bahaging pinilas at itupi ito na parang pamaypay. Para naman makagawa ng maliliit na pamaypay, gupitin lamang ito sa dalawa. Gamit ang glue pag dikit-dikitin ang pamaypay hanggang makagawa ng bilog na shape. Mounting tape lang din ang gamitin para dumikit ito sa dingding. Aakalain mo bang 15 pesos lang ang iyong magagastos sa wall art na ito? Ngayon, ang inyong mga dingding, sosyal na ang dating sa presyong hindi mamahalin.